Chris, gagawa tayo ngayon ng isang kahon na robot. Alam mo ba yun? Oo, tama, Ate Pia. Gusto ko yan, ha? Talaga? Alam mo ba kung ano mga kailangan natin para dyan? Well, kailangan natin ng kahon ng toothpaste, kahon ng sabon, kahon ng posporo, masking tape, cutter, gunting, glue, brush, cellophane. Yun lang? Yun lang! Napakadali lang, di ba? Napaka-onti lang. Oo nga. So, magsimula na tayo. Lights! Camera! Obra! Ang unang step, hihiwain natin ang mga kahon ng toothpaste sa gitna gamit ang ating cutter. Ito ang magsisilbing mga braso at binti ng ating kahon na robot. Pero, Ate Chris, bago ang lahat, teka muna. Mag-ingat sa paggamit ng cutter. Mas mabuting humingi ng tulong sa mas matanda. Ako, dahan-dahan ha. Baka magalit si Alger kung masugatan ka. Teka. Hindi naman nakapantay yun. Okay, ayan. Alam mo na ang next step. Ano yung next step natin? Ang next step naman, ipormang letter T ang dalawang kahon ng posporo para maging balikat at braso ng robot. Okay. Sige. Mm-hmm. So, dalawang letter T? Yes. Okay. 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 O ngayon, pwede na natin iporma yung mga balikat at braso ng ating robot. So siguro umpisahan natin yung ating dalawang letter T, ikakabit natin dito sa gilid ng kahon ng sabon. Ayan. Tapos didikit lang natin yan. So ito na yung katawan niya. Oo. Tapos sa ilalim nito, didikit natin yung maliit na kahon ng toothpaste. Yun yung magiging kanyang binti. Ikaw naman, Ate Pia, dun sa isa. Sige. Tingin natin ito. Oops. Ayan. Tapos, dikit na natin yung ating dalawang letter T. Yun. Ayan. O, di ba? Medyo nakikita mo na yung forma ng katawan ng ating robot, no? Correct. Ang next step naman, dugtungan ng dalawang mas malaking kahon ng toothpaste ang braso at kita ng robot para man humaba-haba siya. Tapos, itape mo ang dalawang kahon ng posporo sa paanan ng robot. Yan. Tapos yung posporo naman, oo. Pakita muna natin yung katawan at paa ng ating robot. O, di ba? Cute! Wow, nakakatayo na siya. Pero syempre, di ba, kailangan niya ng ulo. So, yung kahon ng toothpaste na ginamit natin kanina, medyo binawasan natin ng konti para maipatong natin siyang ganyan. Magiging para siya ulo. Tapos siguro pwede tayong magdagdag sa kanyang dibdib. Ayan! Wow! Ang galing! Ayan, ang cute-cute niya na. Oh, diba? Pwede na natin siyang ibigay. Yes, ayun, pwede na. Pwede yes. Na. May next step pa tayo. Gupitin sa maliliit na piraso ang cellophane at gamit ang brush and glue, ibalot ito sa ating robot at patuyuin. Okay. Tama-tama, meron akong blue. May and green and orange. Wow, ito colorful blue and red. Niya. Ang ganda ng color combination natin, ha? Ayan, tapos na ang ating kahon na robot. Ganda, di ba? Ganda niya. So, ito pwede ko na ito bigay kay Aljur. Pwede na. Oo, pwede. Kita niyo naman, napaka-simple lang gawin. Kaya kung ako sa inyo, subukan niyo na rin gumawa. Thanks, Chris. Gusto mo lagyan mo ng ribbon.